Hello mga boss, welcome back sa panibagong video natin mga boss. So this is part 2 of our speed comparison between Huawei B52565e aka Black Mamba at saka ZTE Estelle Pro, bagong model ni Globe. So speed test natin mga boss. Parehas para silang merong ano mga boss, CA, carrier aggregation, dual band selection at saka yung wifi niya mga boss, dalawa din, 2.4GHz at saka 5GHz mga boss. So try yung first test muna natin mga boss is si ZTE Estelle Pro mga boss. So nilagay ko yung nilagay ko na yung SIM mga boss kasi mahirap ilagay mga boss. So nilagay ko na lang advance. Sun na SIM pala ito mga boss. So lagay ko muna sa aming bintana mga boss kasi doon yung mas makasagap siya ng internet. Okay mga boss. So tignan na natin mga boss kung visible na yung SSID ng ayun na, SSID ng ZTE Estelle Pro mga boss. So, connect tayo mga boss. Ayan, connected. Fresh. Punta muna tayo sa dashboard ng ZTE mga boss. So, naka single band pa pala itong selection niya mga boss. So, band 1 muna tayo mga boss. Naka 2 bars lang. Status. Yung PCI pa lang mga boss. 376. So, speed test na natin mga boss. Try natin. First test mga boss. First test tayo. Sa fast.com tayo kasi mas accurate daw. So, yan mga boss. Okay, okay na din. So, upload niya is 4. So yun mga boss, 3. Yun, tumataas na mahina. So yun yung first test mga boss. Second test tayo. Indoor antenna lang pala yung nakalagay mga boss kasi wala akong outdoor antenna. So, mahina siya mga boss. Ganun pa rin, parang peak hours. Try ulit pati mga boss, third test tayo, third test. Cancel natin yan. So, mahina mga boss. So, 3.4 lang yung kuha niya mga boss. So, try naman ulit natin sa dual band na selection mga boss. Band o band and gate. Ito yung dalawa yung malakas kasi sa mga boss. Band 1 at saka band 2. Save muna natin. So, yun mga boss. Nakaselect na ang band 1 at saka band 2. 2 bars pa rin. So, speed test tayo mga boss. So, malakas yung dual band niya mga boss. No? Band 1 at saka band 2. 8 yung mga boss. Dito yung BTS. Supporting, malakas pa. Okay na, hindi na talo. So first test yung mga boss, 14 Mbps yung mga boss. So yung upload is okay na din, pwede na. So so pumapantay siya sa download mga boss, no? 8.6. Okay na rin, ganda na yan mga boss para sa area namin. So, second test tayo mga boss sa dual band. Band 1 at saka band 28. 4G plus. Carrier aggregation will get activated. So, ay, humina mga boss. Yan. Hindi siya consistent mga boss na. So, naging 8 Mbps na lang mga boss. So, yan yung speed test ng ZTE Estelle Pro mga boss. Kunin ko muna mga boss. Saka yun. So yun ang speed test ng ZTE Estelle Pro mga boss sa single band at saka dual band selection mga boss. So try naman natin yung B52565A 90 peak hours. So kunin ko muna yung SIM. Check aside natin si ZTE. So dito naman natin ilagay sa Mamba. So dito mga boss, like muna sa aming bitana mga boss.
So mga boss, tignan natin kung visible na ba si Mamba. So ayan na mga boss, Huawei V525. So connected tayo mga boss. Tignan mo natin yung dashboard. Hablo firmware pala tumamba ko mga boss. First selection muna tumamba mga boss. One band muna yung select natin mga boss. Confirm. So yun mga boss, connected na tayo sa band 1 mga boss. Yung ano pala nitong settings. Yan mga boss. PCI 375. So speed test natin mga boss. First test sa Bamba, band 1 selected. So hindi nakakalayo mga boss no, sa ZLP natin. Okay. So pari-parehas na sila ni ZLP mga boss. 4.2, first test natin mga boss. Upload. Hindi nagkakalayo sa ZLT mga boss. One band selected. Second test tayo mga boss. One band selected. Band 1. So yun mga boss, lumakas. Uy. So hindi din consistent mga boss, no? As you can see. Mahina, lumalakas. Mahina, lumalakas. So yun mga boss, second test natin sa Mamba. 9.6 lang mga boss. So try naman natin sa dual band selected. Band 1 at saka band 28 naman mga boss. So confirm natin. So yun mga boss, selected na band 1 at saka band 28. Speed test na natin. First test sa dual band ng Black Mamba. Yun mga boss, palakas yung dual band. So first test natin mga boss, 13 Mbps. So hintayin natin yung upload speed nya at saka yung speed test ulit tayo ng second test. So yun speed test, first test ng Mamba mga boss, 13 Mbps sa dual band, band 1 at saka band 20. Second test tayo mga boss, Mamba. So medyo malakas si Mamba sa dual band selected mga boss, no? 15 Mbps ulit mga boss. So ayan mga boss, second test natin sa Mamba, 15 Mbps. Upload 6.0 Mbps. So mga boss, kayo na humusga mga boss kung sino yung mas maganda, si V525 65E o ZLT S12 Pro. So kung pwede na ba siya pamalit kay V525S. So kayo na humusga mga boss. So maraming salamat sa panonood. Peace.